Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na luminis sa aming mga kasalanan magpakailanman at nagligtas sa amin na wala ang aming pagsisikap sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Nagpapasalamat po kami na ibinigay mo sa amin ang walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay nagpapasalamat po kami sa biyaya na ikaw ay palagi naming kasama, inaalis ang aming kahinaan at ginagabayan kami tungo sa katotohanan at tumutulong sa amin na mabuhay para sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin ng mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na magkatipon sa harap mo sa oras na ito upang purihin ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, pag-aralan ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship kasama ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin maging sa oras na ito. Ngayon, sa lahat ng mga brothers and sisters na nanonood ng sermon na ito sa iba't ibang lugar online, pakiusap naway samahan mo po kami, Panginoon, at ipagkaloob mo ang nararapat na biyaya na kinakailangan ng bawat isa. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga kapatiran na may sakit. At kung mayroon sa mga kapatiran ang nanghihina sa kanilang puso at tinutukso, pakiusap, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita at biyaya. Nawa ay walang sinuman sa kanila ang matisod. Sa mga brothers and sisters sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo, naniniwala at nagpapasalamat po kami na iniingatan mo po kaming lahat at hinahawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay at ginagabayan kami. Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami ng higit upang mabuhay kami para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos na aming minimithi sa Panginoon na siyang darating at hindi maaantala upang sumunod sa salita ng Diyos. Sa oras na ito, nawa ay maunawaan namin ang iyong salita na nais mo pong ihayag sa amin. Pakiusap, ipaalam mo po sa amin ang iyong kalooban, Panginoon, at baguhin ang amin pong puso na hindi namin ito makalimutan pagkatapos namin itong mapakinggan, kundi ay maluwalhati namin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng pag-iingat at pagsunod nito sa aming puso at buhay. Nagtitiwala kami sa Espiritu Santo na gagabay sa amin at idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin sa mga taga-Galacia, chapter 5. Galacia, chapter 5. Verse 22 hanggang verse 23. Basahin po natin ang sabay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Tuwing umaga ng araw ng Panginoon, ay ipinahahayag ko po ang maraming mga salita na may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Una, ang pinaka-importanting bagay ay naipanganak tayong muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat sinasabi sa Biblia, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At pagkatapos ay ang mapatnubayan at mapamunuan ng Espiritu Santo. At bilang resulta nito ay matanggap ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ang buhay ng born again Christian ay may isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagiging puno ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi tayo maaaring magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo sa pamamagitan lamang ng ating mga pagsisikap at ng ating kalooban. Kaya, upang magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo, dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo.
Upang matanggap natin ang pagpupuno ng Espiritu Santo, ay kailangan muna natin itong malaman at nangangailangan din ito ng proseso. Kaya po, bilang resulta ng pagiging puno ng Espiritu Santo, ay magkakaroon tayo ng bunga ng Espiritu Santo. At bago natin pag-usapan ang tungkol sa bunga ng Espiritu Santo ng detalyado, ay patuloy ko po munang ipapahayag ang ilan pang mga bagay. Sa Mateo po, sa chapter 3, sinabi po ni Juan na tagapagbautismo, sinabi niya doon sa mga relihiyosong mga tao, doon sa Judea, na itong mga relihiyosong tao na ito na lumalapit sa kanya, ay sinabi po niya na sa Lucas po sa chapter 3 verse 8 hanggang 9, kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ng magiging anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na di mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon. Sabi ni Jesus sa verse 16, sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismuhan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at apoy, sabi po ni Juan na taga-bautismo. Ito ang bunga ng taong pupunta sa langit. At ang bunga ng taong pupunta sa impyerno. Ang taong nagbubunga ng mabuti ay nagtitipon ng trigo sa kamalig ng langit. At ang ipa ay susunugin naman sa apoy na hindi mapapatay. Ang ipa ay mayroong anyo, subalit walang lamang trigo sa loob. Kahit na ang mga tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, sila ay nabubuhay sa mundong ito, subalit wala sa kanila ang buhay, wala sa kanila ang yung katotohanan ng Diyos, wala. Gayun din, mahusay sila sa paggawa ng mga relihiyoso at maka-Diyos at maraming uri ng relihiyosong pamumuhay. Ang mga Hudyo ay mga taong pinili mula sa kanilang kapanganakan, sila ay mga anak ni Abraham at iniisip nila na ang Diyos ang kanilang ama at iniingatan nila ang Sabat. Nagtitipon sila sa templo, sinasamba ang Diyos at iniingatan ang kautusan ng may sigasig. Subalit, sinabi ni Jesus, kayo ay sa inyong amang Diablo. Sinabi niya na ang mga Israelita ay mga ipa. Maraming mga huwad ng mananampalataya ang dumadalo sa church, subalit hindi pa sila na ipapanganak na muli. Ngunit sila ay mabuti sa panlabas. Sila ay ang mga ipa. Walang kabuluhan ang panlabas na kagandahan. Gaya ng sinabi ni Jesus, Juan 3 verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ang laman ay hindi maaaring maging espiritu kahit na nilikha ito ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Kaya, ang mga trigo ay tinitipon sa kamalig sa langit at ang ipa ay dapat itapon sa apoy na hindi napapatay. Ngayon, ito ay seryosong bagay. Mayroong isang tao na hindi pa naipapanganak na muli at mukha siyang mananampalataya sa panlabas. Subalit, walang Espiritu Santo. Kaya, kahit na siya ay may kaalaman, subalit wala siyang buhay. Wala siyang kakayahan. Kaya hanggang ngayon, siya ay hindi pa nababago. Kahit na meron siyang kaalaman, wala siyang buhay, wala siyang kakayahan, hindi siya nababago. Upang mamunga, kailangan ninyong magtanim ng binhi. Ano mang binhi po yan? Kaya nga nasusulat, gaya ng binhi, at pagkatapos ay ang uhay. Ibig sabihin nito ay lumalago. Kasunod ay ang panahon kung saan ang bunga ay dumarami. Kaya mayroong proseso ng pagtatanim.
at proseso ng paglago. Gayun din naman, merong proseso ng paglago bilang Kristiyano. At ito ay naging tiyak na garantiya papunta sa langit. Kung iniisip ng iba, malamang makakapunta ako sa langit kung sasabihin kong ako ay ligtas at kung mamumuhay ako ng ayon sa ikasisiyan ng mga tao. Gayun man, nalalaman ng Diyos kung makakapunta sila sa langit o hindi. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit sa Mateo 7:21. Sinabi ng Diyos na silang tumatawag sa Panginoon subalit hindi ligtas ay hindi makakapasok sa langit. Sa Juan 3 verse 3, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nakatitiyak ako na alam ninyo kung ano ang maipanganak na muli, born again. Minsanan tayong ipinanganak sa laman dito sa mundo bilang mga inapo ni Adan. Subalit, nang tayo ay maipanganak ng muli, ipinanganak tayong muli sa Espiritu. Kaya sa Juan 3 verse 5, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang sinisimbolo ng tubig at Espiritu? May iba na mali ang pagkaunawa dito. Ang tubig sa Biblia ay sumisimbolo sa paghuhukom. Hinatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noe. At ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na pula. Tubig po ito sa tubig. At ang lahat ng hukbo ng mga Ehipsyo ay nalunod doon sa tubig. Kaya ang tubig ay sumisimbolo sa paghuhukom ng Diyos. Si Jesus ay binautismuhan sa tubig sa ilog ng Jordan. Bakit si Jesus na walang kasalanan ay nagpabautismo? Ang dahilan kung bakit bumaba dito sa mundo si Jesus na nasa katawang tao na gaya natin ay upang tubusin ang ating mga kasalanan na nagawa natin sa harapan ng Diyos. Si Jesus ay binautismuhan sa ilog Jordan upang ibigay sa atin ang kanyang pagtubos at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos na hindi natin natupad. Sa pamamagitan ng paghatol at pagpako sa krus na dapat tayo ang tumanggap at siya ay muling nabuhay. Ang kahulugan ng paglubog sa tubig ay ang kamatayan at paglilibing kay Jesus at ang kahulugan ng pag-ahon sa tubig ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya, ang tubig at Espiritu ay sumisimbolo sa kamatayan at sa muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Kaya sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Sa madaling salita, ibig sabihin ng maipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang tumanggap ng lahat ng kahatulan at sumpa sa halip na tayo sa pamamagitan ng kamatayan. At winakasan niya ang kapalaran ng makasalanan na dapat nating matanggap sa pamamagitan ng pagdilibing. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ay sumisimbolo sa kamatayan ng Panginoong Jesus at sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kaya sa madaling salita, ito ay ang bagong buhay at ang pagtubos ng Diyos. Kaya sa Juan chapter 20 verse 19, nang si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad, ipinakita niya ang kanyang mga kamay na binutas ng pako at ang marka ng sibat sa kanyang tagiliran. At sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Ibig sabihin, ako ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat ay sa inyo. Gaya po sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Si Jesus na walang kasalanan ay nasugatan, binugbog, nagkalatay at namatay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mahalagang dugo para sa ating mga kasalanan. Tinanggap niya ang sumpa at kahatulan na dapat tayo ang tumanggap at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kaniyang dugo.
Sa Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan sabi ng aking Diyos para sa masasama. Opo, anong kapayapaan mayroon sa makasalanan na tatanggap ng kahatulan at puot ng Diyos? Subalit ipinakita niya ang kanyang kamay na binutas ng mga pako at ang sugat ng sibat. Ibig sabihin, ako ang tumanggap ng lahat ng sumpa at kahatulan na dapat ay sa inyo. Ako ang nagbayad sa inyong mga kasalanan para sa inyong kapayapaan. Si Jesus na muling binuhay ang katibayan na siya ang ating tagapagligtas na nagligtas sa atin. Kaya, sa Juan chapter 20, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa verse 23, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ang ibig sabihin ng sila'y hiningahan, kung titingnan po natin sa Genesis chapter 2, nang nilikha ng Diyos ang tao, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong nang hininga ng buhay at ang tao'y naging buhay na kaluluwa. Kaya ang Espiritu Santo, ito po ay pneuma o hangin. Sa wikang Griego po, pneuma. At hininga ng Diyos. Ang Espiritu ang nabibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Kaya ngayon, ito'y Espiritu ng Diyos. Ang katawan ay nabuhay sapagkat hiningahan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Kaya ito'y naging buhay na kaluluwa, subalit ang Espiritu ay namatay simula ng magkasala si Adan. Gaya ni Adan, na unang naging buhay na kaluluwa, si Jesus ang huling Adan na naging Espiritu na nagliligtas. Siya ay dumating upang iligtas sa mga patay. Kaya si Jesus ay muling nabuhay. Sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ginawa niya ito upang sumampalataya tayo na iniligtas niya tayo mula sa kasalanan at kasabay nito'y magbibigay siya ng Espiritu Santo sa sino mang sasampalataya na tinubos niya ang ating kasalanan. Kaya, gaya ng salita na tayo ay dapat na maipanganak na muli, sa katunayan, ang makatanggap ng kaligtasan at ang maipanganak na muli ay magkapareho ang kahulugan. Sinasabi natin na manampalataya kay Jesus sapagkat tinutukoy nito ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan magpakailanman at binigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya, nang matanggap natin ang kaligtasan, natanggap natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating puso. Walang tao na hindi na ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang napuno ng Espiritu Santo. Ito po yung nakakalungkot na bagay dito. Ang mga tao na hindi nakakaalam ng anumang bagay patungkol sa pagiging born again ay nangangaral at nagsasabi sa iba, mapuno kayo ng Espiritu Santo. At magpupunta sila sa mga bundok upang mapuno ng Espiritu Santo, pagkatapos sisigaw sila. Sabi niya, Ama, pakiusap, puspusin mo kami. Kung ganun, sasagot ba ang Diyos? Sinabi ni Jesus, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Sabi ni Jesus, sinasabi ng Diablo, ano ang ibibigay ko sa iyo? Bigyan mo kami ng Espiritu Santo, sabi nila. Bigyan mo kami ng Espiritu Santo. Pagkatapos ay ang masamang Espiritu ang papasok sa kanila. Kaya sila ay puno ng masamang Espiritu at iniisip nila na puno sila ng Espiritu Santo. At sila ay nagpapatalon-talon pa. Marami ako nakitang ganitong klase ng tao. Ang isang tao na hindi na ipanganak na muli ay hindi kailanman napupuno ng Espiritu Santo. Kaya pagkatapos maligtas, ang Espiritu Santo ay pumasok sa ating puso. Galatia 3:2, tinanggap ninyo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya. Ang siyang nagpaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Hindi lang niya basta ipinaunawa sa atin ito, kundi ang Espiritu mismo ay nasa atin. Kaya una sa lahat, pagkatapos nating maligtas, dapat tayong manampalataya na ang Espiritu Santo ay nasa atin. At gaya ng pagsampalataya natin sa kapatawaran ng kasalanan, sumasampalataya din tayo na ang isang taong ligtas ay nakatanggap ng Espiritu Santo. Tingnan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8,
mula verse 12 hanggang verse 14. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang taong ligtas ay mayroon pa rin hindi naluluwalhating laman. Kaya mayroong problema na gaya po nito. Kung ako ba ay mamumuhay ayon sa kalooban ng laman o mamumuhay ayon sa kalooban ng Espiritu Santo? Ipinapaliwanag ng Roma chapter 7 at 8 ang tungkol sa bagay na ito. Mga kapatid, ito ay sulat para sa mga taong ligtas. Mga may utang tayo. Hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Sinasabi ng nagpapautang, kailan mo ito babayaran? Babayaran mo ba ito ngayon? Bayaran mo ito kaagad kung maaari. Opo, sila ay nakikiusap ng nakikiusap. Gaya ng may utang na sinusubukang bayaran ang kanyang utang, ang laman na nasa atin ay tinutulak tayo na mamuhay ayon sa laman ng tuloy-tuloy. Kaya mayroong maraming bagay o lugar na gusto nating kainan, gusto nating makita, lugar na gusto nating puntahan. Kung ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na gusto ng laman, ano pong mangyayari? Sa palagay ninyo, magiging mabuti ang lahat? Na ito lamang ay gaya ng may utang na sinusubukang bayaran ng kanyang utang. Hindi po ibig sabihin na wala kang anumang gagawin para sa laman. Tinatawag natin itong libangan, mabubuting bagay lamang, libangan, gaya ng pag-e-ehersisyo. Pagkatapos mag-aral ng napakahabang oras at gaya ng pagpapahinga kung pagod. Ngunit kung magtutuon tayo ng labis sa ganitong mga bagay at nalilibang na, ito ay hindi dapat mangyari. Ang Espiritu Santo ay patuloy na hinihiling sa atin na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na ang taong ligtas ay mapupunta pa sa impyerno kung siya ay mamuhay ayon sa kalooban ng laman. Ang taong ligtas ay dapat na mamuhay ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Ngunit kung siya ay mamuhay ayon sa kalooban ng laman, ito ay walang kabuluhan. Ang taong buhay ay dapat na mamuhay na gaya ng buhay. Ngunit kung siya ay namumuhay na gaya ng taong patay, nangangahulugan ng kanyang mga gawa ay patay. Gaya po sa Efeso 5:14, gumising ka ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ano ang pinakaiba ng taong tulog at taong patay? Ang taong patay ay ganap na hiwalay mula sa buhay. At ang taong natutulog na nakahiga sa tabi ng patay, siya ay tulog at nananaginip na hindi nalalaman na nasa tabi na pala siya ng isang taong patay. Na hindi alam kung nasaan siya, pati ang oras ay hindi niya alam at wala siyang ideya kung anong gagawin. Siya ay nagpapagala-gala lamang sa kanyang panaginip. Ang taong ligtas na ang Espiritu'y tulog ay katulad sa taong tulog na nagpapagala-gala sa kanyang panaginip. Ang paghiga sa tabi ng taong hindi ligtas ay gaya ng paghiga sa tabi ng taong patay. Subalit ang taong iyon, buhay pa naman siya at humihinga pa rin, pero siya ay nakahiga sa tabi ng taong patay. Kung gayon, siya'y magiging gaya sa taong patay. Kaya gumising ka at bumangon. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng laman ay mga gawa ng taong patay. Ito ay talagang kakaiba. Subalit, bakit ang mga gawa ng taong buhay ay tulad sa mga gawa ng taong patay? Sapagkat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Pinapatay ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman.
Sa Galatia 5.17, may sinabi, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito'y laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Sa English po, against. Sa Tagalog, laban. Ibig sabihin, may labanan. Kinakaharap natin ang kalaban. Ang tao ay pinanganak sa kasalanan at nabuhay na naghimagsik laban sa Diyos. Ngunit kahit na pagkatapos maligtas, ang laman na nasa atin ay gumagawa pa rin laban sa Diyos, laban sa Espiritu Santo. Kaya ang mga pagnanasa ng laman ay sumusuway at gumagawa laban sa Espiritu Santo. Ang kalooban ng Espiritu ay gumagawa laban sa laman. Ang lumalaban ay nangangahulugan na pagtugumpayan ito, gaya po ng barko na lumulusong kahit na mayroong malupit na hanging umiihip at bagyo, gaya ng barko na lumulusong paitaas sa kabila ng malaking alon. Ang lumalaban ay nangangahulugang madaig, malampasan ito. Ang Espiritu ay nagnanasa laban sa laman. Kaya, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Papatayin ng Espiritu Santo ang gawa ng laman kung tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa 1 Pedro chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang pagnanasa ng laman ay umiiral pa rin sa puso ng isang taong ligtas at ito'y laban sa Espiritu. Ito'y laban sa Espiritu Santo. Ito'y gumagawa laban sa Diyos. Ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kakilakilabot po ito. Ano ang mangyayari kapag tayo ay naging mga kaaway ng Diyos? Ang pagnanasa ng laman ay napakalakas. Kaya, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Dapat ninyong mapagtagumpayan ang mga pagnanasa ng laman kasama ng Espiritu. Kaya nga, Galatia 5.16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kaya kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, maaari nating mapagtagumpayan ang mga pagnanasa ng laman. Magwawagi po tayo. Kaya, dapat nating malaman na mayroong espiritual na digmaan laban sa laman. At sa Galatia, sa chapter 5, verse 25, kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, tayo'y pinanganak na muli ng Espiritu Santo. Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang ating Espiritu ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nasa atin. Kaya naman sinasabi ng Biblia, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang buhay Kristiyano ay buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang lahat ng taong ligtas ay nabubuhay ayon sa kani-kanilang likas, ayon sa mga masasamang pagnanasa ng laman. Ito po yung buhay ng lahat ng taong hindi ligtas. Ang iba ay sobrang masama. Ang iba hindi gaanong masama. Ang iba naman napakabuti. Ang iba naman hindi gaanong mabuti. Mayroong kaunting pagkakaiba, subalit lahat sila ay mga taong nasa laman. Kaya nga, sinasabi po ng Biblia, huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Kung ang isang tao ay ligtas na Kristiyano, o kung ang isang tao ay hindi pa ligtas, ay hindi natin malalaman kung sa pamamagitan lamang ng kanyang salita o ng kanyang patotoo lamang. Ang iba, sila ay nagpapatotoo kahit na yun ay isang patotoo na hindi mula sa kanilang puso. Ang mga bata ay nagpapatotoo sa pamamagitan ng paggaya ng parehong mga salita ng bata na naunang nagpatotoo. Ngunit ang kaso, maging ang mga may sapat na gulang na ay natututong magpatotoo at nakakapagpatotoo ng mahusay. Ngunit ang patotoo na iyon ay patotoo na hindi mula sa puso ng tao. Kaya sabi sa Mateo chapter 15 sa verse 8, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ano pong ibig sabihin ito? Ito'y peking patotoo.
Kaya naman, maging ang mga taong naligtas, minsan ay kumikilos na gaya ng mga mapagkunwari. Sila'y maaaring maging tao na nasa anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ito ay talagang magkasalungat. Kaya, dapat muna nating maranasan ang maipanganak na muli. At dapat nating mapagtagumpayan ang mga pagnanasa ng laman kasama ng Espiritu at mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pananampalataya ay may proseso ng paglago. Ang isang magsasaka ay nagtanim ng puno ng mansanas, ngunit ito ay hindi kaagad nagbunga. Ang mga puno ay may proseso ng paglago. Ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga. Ang born again Christian ay mayroong Espiritu ni Kristo. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Roma 8 verse 9. Sino po ba ang Kristiyano? Hindi lamang siya isang taong palasimba. Ang isang Kristiyano ay ang tao na mayroong Espiritu ni Kristo sa Kanya. Kung ikaw ay isang born again Christian, ang Kristong nabubuhay sa iyo ay dapat na mahayag sa labas mo. Hindi kayo kaagad na magiging gaya ng anghel. Ngunit, kailangan na mayroong proseso na unti-unting nagiging banal. Ang mga munting bata ay lumalaki pa unti-unti, gaya po nito. Ang mga Kristiyano rin naman ay mayroong proseso ng espiritual na paglago tungo sa kabanalan. Kaya naman ang bunga ng Espiritu ay lumalabas sa Christian life. Tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 5. 2 Korinto, chapter 5. Verse 17. Babasahin ko po sa verse 17. 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya't kung ang sino man ay maaaring maligtas. At kapag siya ay naligtas, siya ay nakay Kristo na. Gaya po sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kapag ang isang tao ay naligtas, lalo pa niyang nalalaman ang higit at higit pa na ang Espiritu Santo ay nasa akin. Ang Panginoon ay nasa akin. Hindi ba dito'y kamangha-mangha? Ang Panginoon ay hindi lamang nasa kanang kamay ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay kumikilos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang Espiritu Santo ay nasa taong ligtas. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng katiyakan ng aking kaligtasan. Ang Espiritu Santo ay nasa puso ninyo. Binabago niya ang inyong pagkatao, ang inyong pag-iisip, at binabago niya ang inyong buhay. Malalaman ninyo, ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ako'y nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Nangangahulugan ito na isang taong bagong nilalang ng Diyos. Ano pong bago? Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya, narito, ito po ay isang exclamation. Subalit, kasabay nito ay isang salita na kumukuha ng pansin. Nang ang babaeng Samaritana, sabi niya, ay halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao, ang Kristo. Sabi ng babaeng Samaritana, umaagaw ito ng pansin. Kaya sabi ng babaeng Samaritana, nagpatotoo siya tungkol kay Jesus, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao, ang Kristo. Tayo po ay naging bagong nilalang. Kaya narito,
kailangan ninyong ipakita sa Diyos at sa iba na kayo'y naging Kristiyano na. Hindi dapat ninyo ito itago, yung katotohanan na ako'y naligtas na, na ako'y naipanganak na muli, na ang Panginoon ay nasa akin. Hindi natin ito dapat na itago. Kailangan mong magpatotoo sa katotohanan na ito. Narito. Narito. Ang lahat ay naging bago. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Dapat ay masabi ninyo ang ganito. Dapat. Ito po ang ating panuntunan. Tungkol po dito, kahit na may isang bagay na hindi pa lumilipas sa ating buhay, kung ano ang mga bagay na lumipas ay lumipas na. Ang lahat ay naging bago na. Nang sandaling tayo ay baligtas, natanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa Juan 5:24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na makukuha pa lang natin. Ang ibig sabihin, natanggap na po natin ito. At hindi darating sa kahatulan. Hindi na tayo hahatulan po ng Diyos, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin na sila na dapat mapunta sa impyerno ay mapupunta na sa langit. Ang anak ni Satanas ay naging anak na ng Diyos. Tayo ay naging tagapagmana ng Diyos. Ang ating pag-asa ay naging tiyak. Kaya sa 1 Pedro 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Wala pong anumang pag-asa bago tayo naligtas. Maraming mga tao ang nagsasabi na kailangan nilang kumita ng maraming pera upang maging maayos ang buhay sa hinaharap. Yun po ang kanilang pag-asa. Kahit kumita sila ng maraming pera, subalit marami pa din silang, maaari pa din silang mamatay kaagad. At ang kayamanan ay maaaring lumipad ng mabilis. Kailangan po nilang malamang iyon ay peke at walang kabuluhan lamang. Sila ng mga walang pag-asa sa langit ay nagsisikap mabuhay ng may pag-asa dito po sa lupa. Kaya sa mga awit 39, nanalangin po si Haring David, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Kaya sa sandaling tayo naligtas, ang ating pag-asa ay napakasigurado. There is certain hope. Yes, that is right. It is not unsure hope, but sure hope. My eyes are bright at the beyond place where is bright. Opo, syempre, ito ay maliwanag at hindi madilim. Opo, ang ating pag-asa ay nabago. Kung gayon, ano ang nagbago? Ang layunin ng ating buhay ay nagbago. Namumuhay tayo sa masasamang bagay noon. Ibinigay po ng Diyos kay Solomon ang lahat ng bagay na nais makuha ng mga tao. Yun po ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Matapos magsaya ni Solomon sa lahat ng bagay, ano po ang sinabi niya? Ecclesiastes 1:2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaran, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Lahat ay walang kabuluhan. 5 beses niya sinabi walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ito po ay mga salita ng isang taong nagsaya sa lahat ng bagay. Bago mamatay ang mayaman, sinasabi nilang, para sa ano ba ako nabuhay? Nagkamali ako. Kahit na nakaipon ako ng maraming bagay, kahit na nakaipon ng maraming bagay itong mga mayayaman, ang mga ito ba ay kanya? Kahit siya'y maroong malaking bahay at maraming pera sa bangko, may malalaking kumpanya at magagandang sasakyan, subalit kung siya'y mamatay ngayon, sino na po ang gagamit ng susi ng sasakyan niya? Sino na ang titira sa magandang bahay niya? Sino ang gagamit ng maraming pera niya? Ay, kaya kapag ang isang CEO ay namatay, ganito po ang sinasabi niya bago siya mamatay. Sinabi din po ito ni Steve Jobs bago siya mamatay. Nang siya po ay nasa intensive care unit, itong si Steve Jobs ay nagsabi, mali ang aking naging pamumuhay, hindi ko pala madadala ang aking pera.
Kung naisip na niya ito ng maaga-aga, mas magiging mabuti iyon para sa kanya. Ano po ang nabago sa atin? Ang ating pananaw ay nabago. Ang ating mga mata na nakatingin sa sanlibutan ay lubos na nabago. Kaya ngayon ang ating pag-asa ay nasa walang hanggan at maluwalhating kaharian ng Diyos. Kaya hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit na ako ay nabubuhay para sa Kanya, makabubuti ito para sa akin. At bagaman ako'y mamatay para sa Kanya, iyon ay makabubuti para sa akin. Kayo ba'y takot mamatay? Sa 2 Timoteo 2 verse 11, tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin naman tayong kasama niya. Mabubuhay magpakailanman. Kaya meron pong nagbago. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Makakapasok tayo sa bagong langit at sa bagong lupa sa pamamagitan ng pagiging bagong nilalang. Apokalipsis 2 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Ang unang langit at lupa ay lumipas at nagkaroon ng bagong langit at lupa. Bago tayo makapasok sa langit, ang ating kahangalan ay lumipas na. Yun ay talagang lumipas na. Dapat tayong maging taong angkop na makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Tama po ba? Ang mga naunang Kristiyano ay ganoon na muhay. Sa ating panahon, kahit sinasabi ng mga Kristiyano na sila'y ligtas na, subalit bakit sila'y makasanlibutan at makalaman pa? At sila po ay purman lang, panlabas. Mali po ito. Kapag nagsabi ang Biblia, dapat natin itong gawin ayon sa Biblia sa ating puso at buhay. Sapagkat dito'y wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Ngunit, sabi sa Hebreo 11 verse 16, sila'y nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Sa Hebreo 11:15, kung kanilang naaalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ang kanilang pinanggalingan? Ang mga tao po ba ay gustong bumisita sa kanilang pinanggalingan? Ganun po ba? Kaya, yung mga tao po, gusto nilang bumisita sa kanilang pinanggalingan. Although I miss my country, but I am not able to go. Sabi po sa isang himno, ang mga tao mula sa North Korea, palagi nilang naaalala ang kanilang bayan. Kahit yung ibang mga lugar, kahit na ang kanilang bayan ay malapit lang, marami ang nananabik sa kanilang bayan. Willow of my country comes out this year also. Ano po? Wala nang alaala at may highway na ngayon doon. Wala na yung dati niya nakita. Wala na nga naman doon. Kahit na bumisita pa ako sa aking bayan, wala na doon ang aking mga kamag-anak dahil matagal na akong umalis doon. Kaya Hebreo 11:16, ngunit sila'y nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. Gaanong kaaliwang salita, gaano po kaaliwan ang salita na ito para sa atin? Opo, lahat tayo ay nabago ngayon at dapat din tayong mabago talaga. Kung sila na mga dapat na pumunta sa langit, ay nabubuhay na tulad sa mga taong dapat na punta sa impyerno, yan po ay mali. Lahat ng bagay sa mundong ito ay maglalaho sa madaling panahon, subalit kung tayo nabubuhay sa mundong ito na maglalaho sa madaling panahon, na para bang mabubuhay tayo dito ng 1,000 taon o 10,000 taon, ito po ay mali. Ang ating puso ay hindi dapat maligaw. Subukan po ninyong isulat ang inyong pananaw at pagpapahalaga. Ano ang pag-asa? Ano ang hinihiling ko? Ano ba ang layunin ng buhay? Para saan handa ka bang mamatay? Nang ako po ay mag-ehersisyo, nabasa ko ang ilang mga tanyag na salita. Heading. Kilala niyo po yung sikat na coach ng football? Sa palagay ko, siya ang nagsulat po nito. Sabi ni Heading, sila na ibinubuwis ang kanilang buhay sa kanilang ginagawa, sila ang mga professional at ang mga hindi naman ay ang mga amateur. Alam niyo po, ang mga atleta, desperado nilang ginagawa ito upang maging top player. Katulad po nito, sabi nila, okay lang ang mamatay pagkatapos akong maka-score. Okay lang ang mamatay, sabi nila. Pero sa totoo lang po, hindi po ito mahalaga.
May ilang mga taong umaakyat sa Himalayas at namamatay doon sa iceberg. Walang kabuluhan silang namamatay. Subalit, muli silang bumabalik. May mga taong naninigas na sa yelo at may mga nabubulok na yung daliri. Subalit, humahayo silang muli. Sa palagi ko po, ang nais nila ay bumalik doon at doon mamatay. Kaawa-awa pong mga tao ito. Kung gusto nilang makita yung taluktok, bakit hindi sila sumakay sa helicopter at mag-ikot pagkatapos sila ay bumalik? Wala na bang ibang paraan na magagawa? Iniiwan nila ang kanilang pamilya. Ang mga taong gusto ng ganitong mga bagay ay hindi po sila normal. Hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay at kung anong layunin ng buhay. Para saan po ba nabubuhay ang mga Kristiyano? Nabubuhay ba sila para sa pera? Para magalak at magsaya? Para sa karangalan at kapangyarihan? Gaya ng mga politiko sa mundo, nagatrabaho ng mabuti para makakuha ng posisyon sa politika. Maaari ring magdala ng mga maling ideya ang mga Kristiyano sa kanilang isipan maliban kung babantayan natin ang ating mga sarili. Ang oras na ibinigay sa atin, ang mga kagamitan na ibinigay sa atin, ang kabataan, ang kalayaan at ang kapaligiran na ibinigay sa atin ay dapat kong isukli ng 100% sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung may ilang tao ang mas gusto ang mga aso, kapag naglalakad ako, mayroong isang stroller, isang taong nag-i-stroll, at nang tinignan ko ito, mayroong isang aso, hindi po sanggol yung nasa stroller. Nakapagtataka po, maraming tao naglalakad kasama ang mga aso at patuloy itong dumarami. Sasabihin yung alaga ito, isang companion animal, ang companion ay ginagamit sa tao na kapiling natin. Ngunit, ang salitang companion o kasama ay pwede bang magamit sa aso? Companion, kasama ng tao, ay dapat sa tao, hindi dapat sa aso. Kaya yung kasama, companion, gagamitin sa aso, tama po ba yun? Tama ba? Ang pag-aaksaya ng oras, pera at pag-iisip, kapag ibinibigay ang puso sa hayop, hindi maiwan ng mga tao ang mga hayop hanggang sa sila'y tumanda at mamatay. Ang ilang tao'y hindi makasama sa retreat dahil sa kanilang aso. Kaya para sa mga taong iyon, hinihiling kong magtayo ng isang hotel ng aso sa retreat center. Pero sinabi nila na wag na lang. Kailangan nila ng aircon at mas komplikado ito kaysa sa tao eh, kaya wag na lang. O ngayon, anong dapat natin gawin? Hindi dapat palakihin ang mga hayop bilang kumpanyo natin. Pasensya po na sinasabi ko ito. Ngunit ang mga tao na nagpapalaki ng mga aso bilang kanilang companion ay dapat na magsisi. Kung siya ay isang pasyenteng nalulumbay o ang layunin ay maglapat ng luna, sa palagay ko'y ayos lang naman po ito. Ngunit maliban sa kalagayang iyon, huwag pong mapupukaw ang inyong isip sa bagay na ito. Mayroon po tayo napakaraming bagay na pwedeng gawin. At paanong nangyaring pwede nating sayangin ang ating oras, pera at pag-iisip sa bagay na ganito? Bagaman ginigising ko sila, sabi nila, hindi mo alam kung ano ang nangyari. Ito ang kagustuhan ko. Sabi nila, susubukan mong manalangin. Mabuti ba yung ganyan? Kalooban ba ito ng Diyos? Kung mananalangin kayo, ay malalaman po ninyo. Kailangang maging maingat at gising po ang mga Kristiyano. Gayunpaman, dahil naging bagong tao tayo pagkatapos nating maligtas, kailangan nating ayusin muli ang ating buhay. Bawat isa ay isang bagong tao. Nagbago rin ang ating pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos. Ano ba ang anak ng Diyos? Ang tahanan ng Ama ay ang aking tahanan. Kaya sa Juan chapter 14 sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kaya kung ikaw ay isang anak, sa Roma chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmana at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. So, yan pong sabi sa Roma chapter 8 verse 17, sa verse 16 at sa verse 17. Kaya ngayon lahat ay bago. Tingnan po natin,
sa Colossians sa chapter 3. Colossians chapter 3 verse 7 hanggang 10. Babasahin ko po mula sa Colossians chapter 3 sa verse 7. Mula verse 7. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay takwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masasamang pag-iisip, panlalait at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ayon po sa Colossians, sa chapter 3, sa verse 1, kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, muling binuhay. Kung ikaw ay naging isang bagong tao, kung mayroon kang bagong buhay, ngayon ay hanapin ninyo yung mga bagay na nasa itaas. Nabubuhay tayo sa mundo, subalit hindi tayo taga-sanlibutan. Nabubuhay tayo sa sanlibutan, subalit hindi tayo taga-sanlibutan. Pinili tayo ng Diyos upang pumunta sa walang hanggang langit. Kaya, sa verse 7, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito, sa mga bagay na ito, sa kasalanan, bilang paghila ng demonyo sa atin. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Dati, kasama natin sila at lahat tayo nabubuhay ng gaya nila. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Habang tinatanggal natin ang maruming kasuotan, kailangan nating itapon ang lahat ng mga lumang bagay. Hindi natin dapat isuot ito dahil marumi at mabaho na. Magsusuot ka ba ng mga bagong damit na nakapaibabaw sa mga marurumi? Ay huwag niyo pong gagawin yan. Verse 8. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masasamang pag-iisip, pandalait, at maruruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsalita ng maruming pananalita, masamang pag-iisip, panlalait na siyang hindi angkop, hindi naaangkop sa Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay nagagalit din at nakakapagsalita ng masakit na paraan. At kung minsan sinisira nila ang mga tao, kahit na sa mga kapatiran, naku po, nakakatakot po ito. Nakakatakot po ito. Masamang pag-iisip, mayroon pong malisya at panlalait. Kaya nang gugulo po sila kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa kanilang kagustuhan. Iyon ay maaaring maging kalapastanganan laban sa gawain po ng Diyos. Maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Nangangahulugan po itong nagsisinungaling sa isa't isa ang mga Kristiyano. Nililin lang ang sarili, niloloko ang iba, dinadaya ang Diyos. Dinadaya yung kanyang budhi, pati ng banal na espiritu. Hinubad na ninyo ang dating pagkatao. Ang hinubad ay paulit-ulit po na binabanggit dito. Kaya ngayon, hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. Itapon po ninyo, kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao. Kailangan ninyo magbihis ng bagong pagkatao, tama ba? Ang bagong pagkatao ay binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ang isang tao po'y nilikha sa wangis ng Diyos, pero siya'y lumayo sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. At namatay ang kanyang espiritu. At nawala ang lahat ng kanyang larawan, yung larawan po ng Diyos, at naging ang tao po'y naging gaya ng isang hayop. Ano po? Ang tao po ba'y nag-evolve mula sa hayop? Ito po ay isang malaking kasinungalingan. Sa halip, ang mga tao po'y lumala at naging tulad ng mga hayop.
ang tao na nilikha sa wangis ng Diyos ay naging gaya ng Diablo. Kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ang ating kaalaman, ang ating puso, sa loobin, ang ating pagkatao ay higit at higit pang nagiging gaya ng larawan ng Diyos. Alam niyo po bang ang mga kuliglig sa Korea ay nagiging ganap na kuliglig sa loob po ng 7 taon? Kaya yung uod, yung larva, nagiging kuliglig po ito, nagiging ganap na kuliglig, makalipas po ang 7 taon. Yung uod o yung larva ng kuliglig sa Amerika ay nagiging ganap na kuliglig, makalipas naman po yung 17 taon. At matapos itong maging isang kuliglig, mamamatay ito pagkalipas ng 10 araw. Kaya pagkatapos nating maligtas paunti-unti, dahan-dahan ang ating puso, buhay, pananalita at ang ating mga kilos ay higit at higit pang nababago gaya ni Kristo paunti-unti. Ito'y nagiging gaya ng katangian ng Diyos paunti-unti, dahan-dahan. Pagkatapos, pagdating ng Panginoon, maging ang katawang ito'y mababago gaya ng sa Panginoon. Tama po ba? Ang isang uod ay hindi nagiging isang kuliglig sa isang magdamag lang. Kapag mangingitlog po ang isang ibon, lilimliman niya ito at ang nasa loob ng itlog ay unti-unting nagbabago at lalabas sa pamamagitan ng pagbasag sa balat ng itlog. Kaya, dapat itong maging bago. Panibago. Panibago. Tingnan po natin sa Efeso. Efeso chapter 5. Tingnan po natin. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 8. Basahin natin. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Kayo'y dating kadiliman. Mula sa kadiliman. Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Kaya sa Kolosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Iniligtas niya tayo mula sa impyerno at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Kaya ngayon ay dapat na maging iba kaysa dati. Dapat maging iba kaysa dati. Sa Roma chapter 6, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo dating mga alipin ng kasalanan, kayo taos pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Kaya yung talunan ay nagiging alipin ng nagwagi. Kapag nahulog kayo sa kasalanan, nagiging alipin kayo ng kasalanan. Kaya sa Juan 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya ngayon ay napalaya na tayo mula sa kasalanan at napalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas at tayo ay naging mga alipin ng Diyos at alipin ng katwiran. Siyempre ay mayroon pong dapat na pagkakaiba. Ano po ang nabago? Paano po? Nagbago lang po ba ito sa salita? Salita lang ang nabago? Maging ang Diablo po ay nakakapagsalita na mabuti. Sa 2 Korinto chapter 11, maging si Satanas man nagpapanggap na anghel ng liwanag. Hindi ba ninyo alam kung gaano kagaling magsalita ang mga peking mananampalataya? Subalit sa loob sila po ay mali. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Pakunwari, yan po, pakunwari. Ang Kristiyano ay hindi dapat maging mapagkunwari. Gaya ng kung paanong hinuhubad natin ang maruming damit at pinapalitan ng malinis, ng maayos,
Kung tayo ay may bagong pagkatao at kung ang pagkataong loob ang ating kaluluwa ay naipanganak ng muli at tayo ay naging anak na ng Diyos, ang ating puso ay dapat na binabago sa araw-araw. Nababago. Ang ating pag-uugali nababago, gaya ng kung paano ang ating puso ay nababago. Dapat itong unti-unting mabago. Ang taong nagsasabing ligtas na sila at ganoon pa rin pagkatapos ng 3 taon, 5 taon o 10 taon, ay ano na ang nabago? Ang araw na makikita natin ang Panginoon ay papalapit na. Kaya ayon po sa 1 Pedro 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo. Gaya ng sanggol na bagong silang. Ang sanggol na bagong silang ay naghahanap lamang ng gatas. Kapag ang isang hayop rin ay isinilang, hinahanap nito ang dibdib ng ina at sumususo rito. Ang gatas ay handa na. Subalit papaano sila mapapasuso kung sila lang? Ang nanay nila ay kailangan silang yakapin. Kapag yumakap siya, ang bibig ng sanggol at ang dibdib ng ina ay perpektong magkatugma, nagtatagpo, tamang-tama lang ang lokasyon. Paano kaya kung ang dibdib ng isang ina ay hindi naririyan? Paano kung ang dibdib ng ina nasa likod? Alam niyo po ba kung gaano kaganda ang pagkagawa sa atin ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagmamahal ng magulang at pagmamahal at pag-aalaga ng buong pamilya, ang sanggol ay unti-unting dumalaki. Ang church ay gaya ng isang ina. Naririto ang Espiritu Santo at inaalagaan niya tayo sa pamamagitan ng malinis at banal na gatas, dalisay na gatas. Kayo po ba ay nagsisilang lang kayo basta ng sanggol? Ang pagpapalaki po sa anak ay higit na mahirap. Mula nang tayo ay iniligtas ng Diyos, tinatawag niya tayo sa iglesia na siyang gaya ng bisig ng isang ina. Dito ang Espiritu Santo ay patuloy na pinangangalagaan tayo sa pamamagitan ng salita. Ang pagsasabi na tayo patuloy na lumalago ay nangangahulugang ang puso at buhay natin ay nagiging higit at higit pang gaya ng Diyos, unti-unti, dahan-dahan. Ang ating pagkatao ay dapat na maging gaya ng sa Diyos, hindi po ba? Kung ang sanggol ay sinilang subalit hindi lumalaki kahit na matapos ang 1 taon at kahit pagkatapos ng 3 taon, kung ganoon ay magugustuhan ba ito ng mga magulang? Ay, ano po ito? Problema po ito. Upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Nangangahulugan po ito na lumago kayo bilang isang taong may sapat na gulang tungo sa wangis ng Panginoon. Tingnan po natin sa Efeso chapter 4 sa verse 13. Efeso chapter 4 sa Efeso chapter 4 verse 13. Chapter 4 verse 13. Verse 13, basahin po natin. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kaya dito po, ang tayo ay tumutukoy sa kapulungan ng mga ligtas na banal. Ito po ay ang church. Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, nangangahulugan po ito na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Kaya ayon po sa talata sa Efeso chapter 4 verse 3, kaagad pagkatapos nating maligtas ay hindi na tayo nag-iisa. Tayo ay brothers and sisters, magkakapatid. Kaya natupad sa pamamagitan ng pagtanggap ng iisang dugo at iisang katawan. At bilang isang katawan, tayo ay napalapit sa isa't isa at ang ating mga puso ay naging iisa at sama-sama tayong lumalago pagkatapos na maging isa at lahat ay magiging taong may sapat na gulang. Ang taong may sapat po na gulang ay tumutukoy sa pagiging higit na sakdal ng church at ang bawat isa sa loob nito ay unti-unti nagiging tulad ng Panginoon.
Kaya kayo ngay maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Nangangahulugan po itong maging gaya ni Kristo, gaya ng Diyos. Paunti-unti, ang ating pananampalataya ay lumalago. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Si Kristo po ay siyang sakdal, ang Kristo ang siyang ganap ang pagkatao at upang makaabot sa puntong iyon, lumalago tayo paunti-unti. Ang layunin natin ay ang maging gaya ni Kristo. Mas mabuti ako kaysa sa hindi mananampalataya. Ayos na ba dahil ang taong nabubuhay ay mas mabuti kaysa taong patay? Okay na yun? Ang susunod naman ay mas mabuti ako kaysa ibang brothers and sisters. Ganun po ba? Paano naman pala kung ikukumpara sa mga banal na nauna sa atin? Gaya po nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, o sa mga banal ng sinaunang iglesia. Upang maging gaya nila, marami pa tayong pagdaraanan. Upang maging tulad ni Kristo, marami pa tayong pagdaraanan. Kaya paunti-unti, kung nasisiyahan na lamang tayo sa pag-iisip na mas mabuti tayo kaysa sa iba, sa pamantayan po ng laman, kapag nakakita tayo ng mas mababa kaysa sa atin, inasisiyahan na po tayo. Ngunit kapag nakakakita kayo ng iba na mas mabuti ang pamumuhay o mas mayaman, iniisip ninyo na kailan kaya ako mabubuhay ng gaya nun? Kailan kaya ako makakatira sa ganoong bahay? Ano ang gagawin ko? Ang taong iyon ay isang miserableng tao. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ano ang kasiyahan? Ito ang pagkaalam ng iyong kalagayan at masiyahan na dito. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kahit na wala man tayong anuman, ang Panginoon naman ay nasa atin. Kahit na nakikita natin ang kaluwalhatian at kasikatan nitong mundo, yung sikat na pangalan, otoridad, hindi na tayo naiinggit sa mga ito ni kaunti man. Ang buhay na walang hanggan, ang kaligayahan at kapayapaan na nasa atin, ang ibang tao hindi po ito alam. Subalit taglay natin ito. Kaya mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ngunit, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos, ngunit kahit na bilang mga anak ng Diyos, tayo pa rin ay mahina, dukha, may sakit, kinapuputan, kinukutya ng mga tao. Gaanong pangungutya at pagbaliwala ba ang tinanggap po ni Jesus? Kahit na siya'y lumikha at tanging anak ng Diyos, sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay naging tulad ng basura sa sanlibutan. Siya'y naging hubad na sa kagutuman, pagpupuyat, giniginaw, tumanggap ng di mabilang na paghagupit, maraming pagkabilanggo, malipit mabingit sa kamatayan. Lahat ba ng ito ay dahil sa Diyos? Dahil sa ang Diyos ay hindi niya kasama? Dahil ba dito? Sa mga oras ng pagdurusa ay umasa siya sa Panginoon. At sa mga mata ng Diyos, iyon ang pinakamagandang bagay. Kaya nga sabi ni Pablo, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Kapag nararamdaman ninyong ang Panginoon ay malapit sa inyo, sa kahinaan, ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit na naipapakita. Nang malapit na siyang mamatay ay sinabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Kaya napakaganda po ng talata na ito, gaano kadakila kung sa araw na papalapit na ang katapusan ng ating buhay, ay masabi rin natin ito ng may pagtitiwala sa ating sarili. Nabuhay ako ng mabuti, naging maiksiman ito, subalit nabuhay pa rin ako ng mabuti. Kaya maging ngayong araw, maaari nang dumating ang Panginoon. Maging ngayong araw ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Maaring tumayo na tayo sa harap ng Panginoon ngayong araw, hindi po natin alam. Subalit kung ganoon ang mangyari, kung babalikan natin ang naging buhay natin pagkatapos nating maligtas, at sasabihin po natin na, ay, naku po. Kung alam ko lang na mangyayari ito, namuhay sana ako ng maayos, namuhay ako sa kaduwagan at sa mga walang kabuluhang bagay. Eh hindi tayo dapat na magsisi. Tingnan po natin sa Efeso chapter 4. Sa verse 15, basahin po natin, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Tayong lahat sa Kanya, sa Panginoon, lumago tayo unti-unti.
tayo ay nagiging gaya ng Panginoon paunti-unti. Sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang taong nagsasabi na ang Panginoon ay nananatili sa kanya, ang taong iyon na nananampalataya rin na nananatili siya sa Panginoon ay nararapat na lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kapag naharap tayo sa isang bagay, isipin natin na ang Panginoon ay kasama natin. Kung ang Panginoon iyon, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya ang iisipin niya? Ganoon dapat tayo kung mag-isip. Kapag meron tayong mabigat na problema sa harapan natin, hindi kayo dapat mag-isip at mag-alala tungkol dito sa sarili lamang ninyo at gumawa ng maling desisyon. Kung nandito ang Panginoon, ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Ano kaya ang gagawin niya? Gaya po sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ano po? Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Nangunguhulugan po itong isama ang Diyos sa lahat ng ating gawa. Isama, makipag-usap sa Kanya kung gayon itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang tao po ay ginagawa ang lahat ng bagay ng walang ingat at may kahangalan at may pagnanasa tapos magrereklamo. Ano po ba ang ibig sabihin ng lumago sa kaalaman? Ibig sabihin po nito, kailangan ninyong mabago habang dumarami ang inyong nalalaman. Subalit, may ilan pong na ang ulo ay gaya ng isang matanda, subalit ang katawan ay maliit. May mga ganito po sa ating church po noon, subalit wala pong gaya ng mga ganyan ngayon. May mga pagkakataon na aksidenteng nahihiwa ng doktor ang ugat na konektado sa growth hormone at kaya yung ulo niya ay lumalaki pero yung kanyang katawan ay hindi po lumalago. Kaya ano sinasabi ng mga tao kapag nakita siya? Kapag meron pong isang tao na parang alam niya yung maraming bagay sa kanyang isip, subalit ginagawa yung gaya ng sa bata. Nag-aaral sa first class university, subalit kung titingnan ninyo yung pag-uugali ng isip bata, anong isipin ng mga tao? Ibig sabihin nito na siya ay hindi naturuan ng maayos. Ang tao ay dapat na mabago ang kanyang pagkatao habang siya ay nag-aaral. Subalit, upang siya ay matuto ng maayos. Pinag-aaralan po natin ang Biblia, nananalangin tayo, at patuloy na nag-aaral upang maging higit at higit pang gaya ng Panginoon. Marami tayong alam tungkol sa Biblia kung ganun saan po natin ito ginagamit. Kaya nga dapat tayong nababago paunti-unti. Kinakailangan po tayong nababago ng paunti-unti upang hindi tayo nag-aaral upang magyabang, hindi tayo nag-aaral upang magpalagulan ng kaalaman. Dumago kayo sa pagkakilala kay Kristo. Tulad ng inyong nalalaman, tayo po'y lumago. Sabi po sa Efeso chapter 4, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang ating dating pagkatao ay sinusunod ang mga tukso ng mundong ito ng paulit-ulit. Tingnan po natin sa Efeso chapter 4, sa verse 22. Verse 22 hanggang 24. Sabi diyan, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Ang ating dating pagkatao, sinusunod ang panunokso ng mundong ito. Nang paulit-ulit, ito ay gaya ng ang dyablo ay nilalagyan ng grasa ang ating napakasarap na karne at nilalagay sa isang mousetrap. Pagkatapos, kapag ang daga ay kumagat, ito ay mabibitag. Ganito po yun. Kagaya po sa Lucas chapter 21, sa verse 34, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Pag nanasa sa tukso, tinutukso tayo ng dyablo sa pamamagitan ng lahat ng bagay na ginawa sa sanlibutan. Ang lumang pagkatao ay sinusunod ang nabubulok na dating kaugalian na dating pagkatao ng laman. Kaya alisin ninyo ang dating pagkatao.
Sa Biblia po ay napakaraming pahayag tungkol sa alisin. Para kanino po ba nagsasalita yung Biblia? Ang salitang ito ay para sa mga naligtas. Alisin ninyo ang maruming bagay na iyan. Alisin ang dating paraan ng pamumuhay, dating pagkataon na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Mayroong mga tao po na nakakaramdam ng awa para sa mga taong may mabaho at maruming damit. Hindi niya ito inaalis. Ayaw niyang alisin. Halimbawa po, bukas ay Chinese New Year na. At sa isang bahay, ang biyan ng lalaki ay hindi inaalis ang damit na sinuot niya sa pasimula ng taon. Kaya ang biyan ng lalaking iyon ay napakarumi na at mayroong matinding amoy. Subalit hindi niya inaalis ang kanyang damit. Sinabi ng manugang na babae, "Tay, bukas bagong taon, nagdala ako dito ng bagong damit. Dahil gumawa ako ng magandang damit, alisin niyo na po yung damit ninyo at isuot po ninyo itong bagong damit." Subalit, sinasabi ng kanyang biyan ng lalaki, "Ay, ayos na ito. Maganda rin naman ito." Kaya sinasabi ng manugang na babae ay, "Babalik po ako bukas at gagawin po yung New Year's vow at siya ay umaalis." Nang sumunod na araw, sa araw ng bagong taon, ang pamilya at ang manugang na babae ay bumalik para sa New Year's vow. Nang pumasok ang pamilya sa silid, mayroong taong nakasuot ng makapal na damit at nakaupo sa silid. Bakit po? Yung matanda po ang ginawa ay isinuot ang maruming damit kasama ang kanyang bagong damit. Kaya sabi ng manugang na babae, "Tay, hindi mo pwedeng gawin yan. Kailangan mong alisin ang maruming damit at magpalit." Sinasabi ng biyanang lalaki, "Hindi. Kung gagawin na ninyo ang New Year's vow, isusuot ko lang ito ng saglit. Pagkatapos aalisin ko rin yung bagong damit." Kaya ang laki niyang tingnan. Sinabi ng manugang na babae, "Tay, kung ganoon, maging ang mga bagong damit na ito ay magiging marumi na din." Ang manugang na babae ay maaaring magbigay ng bagong damit. Subalit, hindi po sa Diyos. Alam po ba ninyo iyon? Alisin ang lumang kasuotan. Huwag natin panghinayangan. Yung matanda pong lalaki na ito, pinanghihinayangan niya yung kanyang damit. Kung mayroong mali sa luma, alisin ito ng walang anumang panghihinayang. Ganito po ang dapat na gawin. Kahit sa anumang kaso, ay alisin ninyo ang lumang pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Alisin, magbihis, dahil may mga tao na hindi ito kayang alisin. Kaya magbihis ng bagong pagkatao. Yung iba, hindi nila ito kayang alisin. Hindi ito inaalis. Mayroon po bang sino man na gusto itong isuot sa ibabaw ng lumang pagkatao, isusuot yung bagong pagkatao? Ang bagong damit sa taas ng lumang damit, pakiusap, huwag po ninyong gawin ito. Ngayon po, kung nais po nating pag-aralan ang bunga ng Espiritu Santo, sa tingin ko po ay kailangan nating malaman muna ito. Kahit pinag-aralan po muna natin ito at ipagpapatuloy ko pong sasabihin yung tungkol dito sa susunod. Manalangin na po tayo. Mapagmahal naming Amang Diyos, iniligtas mo po kami sa katapusan ng panahon, kaya pakiusap, ilayo mo po kami mula sa kasalanan at kasinungalingan ng mundong ito at alalayan at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan upang kami ay makapamuhay ng nararapat bilang mga anak mo o Diyos sa natitira naming buhay. At nagpapasalamat po kami para sa bagay na ito. Ginawa mo po kaming bagong nilalang kay Kristo sa Panginoon. Nawa ay tulungan mo po kami na alisin ang lumang pagkatao at magbihis ng bagong pagkatao. Tulungan mo po kami na mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos at baguhin mo po ang aming puso at buhay namin at tulungan mo po kami na maluwalhati ka namin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng nararapat na bunga ng Espiritu Santo. Gabayan mo po kami na maging mga taong karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian mo, O Diyos. Panginoon, samahan mo po kami para sa summer retreat na malapit nang magsimula upang maraming kaluluwa ang maligtas sa pagkakataon din pong ito. Idinadalangin po namin ng taimtim na ang Panginoon mismo ay kumilos upang maraming kaluluwa ay maligtas sa pamamagitan ng paghahanda at pananalangin in advance.
Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.